Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. R.I.T. Riding in Tandem. R.I.T. With me, R.M. And me, Elaine. Hi, I'm Cass. At sa episode na to, naku, gagala na naman tayo. Gamit naman ngayon ang Honda BRV 1.5V CVT. Ano, ready na ba kayong dalawa? Let's go! Ang makina nito ay 1.5-liter SOHC iVTEC 4-cylinder 16-valve gasoline engine. May maximum power ito na 120 PS at 6,600 RPM. At may maximum torque naman na 145 Nm at 4,600 RPM. Ang transmission nito ay CVT. Visit our website, rit-ridingintandem.com para sa mga articles, price list, at loan calculator para maalaman mo ang down payment at monthly amortization ng sasakyan na gusto mo. Ngayon, papunta tayo sa Reptiland sa Alfonso, Cavite. So, para dun sa mga may pasok na dyan, eh, sa weekends na lang kayo pumunta. Pero kami, habang wala pang pasok si Cass, eh, dadalhin na namin siya dun. At ngayon, syempre, weekday ngayon para hindi masyadong maraming tao. Ngayon kami pupunta. Sure na sure yan, mag-e-enjoy buong pamilya, pati mga bata, kasi ang dami nyo makikita, pwede kayong mag-picture, may activity, mamaya makikita nyo kung ano mga meron doon. Usapang kotse naman tayo, syempre ang gamit na natin ngayon, Honda BRV. So 7-seater to, pwedeng pang pamilya. 1.5 liter yung makina, naka CVT to. So, kaya kung kunwari, relax yung driving mo lang na gusto, pwedeng-pwede sa ito. May tulin to, may tulin. Ano kasi siya eh, maganda yung response ng CVT. Tsaka siguro dahil hindi siya ganun kalaki, magaan siguro yung katawan, kaya mas ano eh, pepi. Pepi yung accelerator pedal. Yung makina, okay. Pero syempre, hindi pa rin to pangarera. Syempre, MPV pa rin to, mabigat pa rin yung katawan. Pero, kumbaga, feel ko lang na medyo magaan to ng konti. At saka natuwa rin ako kasi meron tong paddle shifters. Kaya kung gusto mong maglaro, kunwari ngayon, so downshift tayo, third year, second year, oh. Diba? Galing, oh. Downshift, engine brake, oh, pwede rin, oh. Galing. 7-speed. Pampamilya na pwedeng laro-laruin. Oh, pero hindi siya ganun ka, ano ah, hindi siya ganun katulin, pero mag-e-enjoy ka na rin kasi pag niratrat mo kasi siya, maganda yung tunog ng makina. Kung gusto nyo rin nga pala makita yung full review namin dito sa BRV, meron na kami nito dati pa. Hanapin nyo na lang dun sa RIT channel namin. Or maglalagay na lang kami ng link dito sa ibabaw at sa description sa baba. Mas madali yun. Dito kasi sa Pilipinas, mga ka-tandem, aminin na natin, may mga kalsada talaga na makikitid lang, masisikip, maraming ganun. May mga nakaparada pa, may mga naglalakad. Tapos, tayong mga Pilipino, natural na medyo marami talaga yung mga members of the family. Para dun sa mga nangangailangan dyan na 7-seater, pero yung gusto mo yung kakasya pa rin talaga dun sa mga iski-iskinita. Tsaka at sa garaheng maliliit. Sa garaheng maliliit at dun sa mga makikitid na kung saan kayo mapunta, mapadpad. Eh itong sasakyan na to, bagay na bagay to sa inyo dun. Yung mga headlights nito, naka LED projector na at saka naka LED rin na daytime running lights. Oh, sa sides naman, meron din siyang mga matte na mga body claddings para magmukhang medyo rugged. Yun na. Natuwa rin ako dito kasi yung space niya sa likod, kahit pito yung nakasakay, meron ka pa rin lalagyan. So hindi siya masyadong maliit yung lalagyan sa likod. So maganda, usable siya kahit 7 yung nakaupo. Pero talaga eh, kung gusto mo ng ano, yung medyo ano, no? Medyo may batak na ano, MTV, no? Okay to ah! Ayan ah, naparinig ko sa inyo yung engine ah. So, isasagad ko nga, hindi, i-downshift ko ng, yan, second gear.
Ah, di ba? Oh, down engine brake pa yan, oh. Oh. Ah, di ba? Ayos. Nakaka-enjoy din yung tunog. Tsaka iba talaga pag may paddle shifters. Siyempre, interviewin din naman natin yung bagets dun sa likod. Cas! Cas! Are you still awake? Tulog na ata to. Sabi niya, ano ba naman to? Kailan na iidlip? Saka tatawagin. What do you like? I have a question! Oh, Daddy has a question. What do you like about this car? The window, because it's so big. Oh, yun. And I can see everything. Yun. Totoo nga naman. Oh, what else? Even the ceiling, it feels like a fluffy pillow. Fluffy pillow? The ceiling? Oh yeah. Yeah, it's the black. Aircon. Oh, the aircon. You mean this the aircon? Yes. Oh yeah, you have an aircon for you, right? Yes. And I just pointed at, and then I just make it point at me. Ah. And I can relax and sleep. So I can relax and sleep. And like this. Oh. Okay. You can relax and sleep na, okay? Ay, no, pasado pala sa bagets. Yung sinasabi niya sa bintana, totoo yun kasi malalaki yung mga bintana sa gilid tsaka medyo mababa kasi itong mga sightings niya dito. Kaya talagang kitang-kita niyo yung nasa labas. Kaya siguro siya, na-appreciate niya kasi kumbaga syempre, pagtingin niya sa labas, parang ang dami niyang view na nakikita kung ano-ano. Oh, ayan. Imagine mo yan, oh. Napansin pa niya yun, no? Oh? Sino ka dyan? Vlogger na talaga. Anak ko yan. Anak ko yan. Anak ko rin yan. Huwag kang magmalaki sa akin, anak ko rin yan. Dito sa loob yung infotainment system, naka 7-inch touchscreen, pero may mga buttons din siya sa baba, physical buttons. Tapos meron itong Android Auto and Apple CarPlay. Tapos yung aircon naman nito, climate control siya, pero isa lang. Mm-hmm. Ang ganda rin ng mga upuan kasi naka leather seats ka na. Yung mga sidings nga, may leather din eh. Red na leather dito. At saka red yung stitchings. Ito pa, may mga red-red din yung upuan. May mga red leathers din na perforated. Ayan o, may nakalinya. Tsaka yun nga pala, no, sa mga nagbabalak sa inyong pumunta dito sa Tagaytay, Alfonso, marerecommend ko sa inyo, mas maganda talaga pumunta kayo ng weekdays. Kasi hayahay yung buhay. Minsan kasi pagka may mga ano, holiday, vacation, medyo traffic. Shoutout na rin natin si Dr. Kim Fajardo at si Rica Fajardo na beshi ko, na asawa niya. Kasi meron tayong ano, no, titingnan natin kung ano. Ano? Pero ano? Hindi, ano kasi siya, yung ano. Ano ba yun? Vice President. Vice President ng Tourism Council ng Tagaytay. Tingnan natin kung anong magagawa namin para maipakita pa sa inyo kung anong meron dito sa Tagaytay. Para sa susunod, pumunta rin kayo dito sa amin sa Cavite. Ayan. Tsaka i-visit nyo rin nga pala kasi meron silang mga restaurant dito sa Tagaytay. So hanapin nyo na lang, pwede nyo i-Waze to at tsaka pwede nyo rin i-Google Maps. Yung Reynaldo's, meron din silang Gregorio's at Marge's Cafe. Yan. Yung Marge's Cafe, maganda yun pang mga ano, Instagram. Marami kasing mga Instagrammable areas. Ngayon, no, napapansin ko lang talaga, no, malamig di yung aircon itong BRV. Kaso, mainit yung araw. Kaya saktong-sakto, pagka ganito talagang mga maaraw, no, dapat ang tint mo, Supramax Nano Ceramic Tints. Para hindi ka mainitan dito sa loob. Tsaka alam nyo bang meron ding clear series sila. Kaya kung gusto mo, kagaya nito, gusto mo nakita ka sa labas para kita yung kapugian mo, di ba? Wow. O yun, pwede kang magpalagay ng clear series. So meron silang clear series, merong dark series, yun. So yung mga info nila, ilalagay ko na lang dito sa baba ng screen. Yung clear series nila, para din niya sa mga hirap makakita sa gabi. Kaya kung gusto nyo ng nano ceramic tints na dekalidad pero hindi masakit sa bulsa, Supramax Nano Ceramic Films. Yan. Itong Honda BRV, napakaganda nito lalo na sa mga nagsisimula pa lang magmaneho. Kasi ano lang siya eh, maliit lang oh. Pero pito yung makakasakay, kumbaga pwede mo na itong praktisan, pero pwede mo nang isama yung buong pamilya mo kaagad. Ayun oh, saktong-sakto siya, maluwag ka sa lane. Dali lang gamitin. Madaling tansyahin yung buong sasakyan kasi
ano siya eh, kita mo lahat, mababa yung harap, mababa yung gilid. Tapos very compact talaga. So yun nga, kagaya nung sabi ni Cass kanina, yung mga salamin niya mabababa, kaya kita mo lahat. O sa steering nga pala, so katamtaman yung weight niya, medyo merong konting kunat. So kung gigradean ko siya ng 1 to 5, 5 yung pinakamalambot, ang grade ko sa kanya mga 2. So may konting kunat siya. Sa suspension naman, napansin ko, no, medyo konting firm siya, pero mas maganda kasi to kung mabigatan yung mga dala mo, lalo na kunwari 7 kayong nakasakay dito. So makakatulong yon para hindi bumagsak yung likod mo. Pero komportable naman kung gigradean ko siya ulit, 1 to 5. So mga na 5 yung ano, 5 yung soft test ulit. So ang grade ko rin sa suspension nito mga 2. Yon. So may konting tigas lang, pero yun nga, kailangan naman talaga yon kung mabigat yung karga mo. Sa shifting, dahil nga CVT, so kung relax-relax ka lang mag-drive, wala talaga. Wala kang mararamdaman. Siyempre, wala kang mag-gear eh. Yun. Tapos, pag niratret mo nga lang siya, yung from stop, so dun mo mararamdaman yung CVT. So parang wala pa... Okay na. Ganun siya. Pero pagka kunwari, yung provincial rules na ginagamit mo siya, pagka kasi minanual mode mo, ang ganda ng response eh. So downshift mo siya, ang lakas agad ng hatak. So maganda siya kung mag-overtaking ka, maganda, i-manual mode mo, ang ganda. Yung S nga, ite-testing ko rin kasi hindi ko pa na-try eh. So ngayon, yan, naka-S na tayo. Ah, okay. So yung rev natin nasa 2,000, pero pag tinapakan mo ng konting-konte, umaangat agad sa 2,500 RPM. Tapos i-try ko lang, ha? Okay. So mas nawala rin yung ano, yung parang wala pa tas aandar nung nag-S ako. Ayun oh, mas mabilis siyang umabante. Para sa akin kung magda-drive ka nito tas nag-aapura ka. Okay yung manual. Hindi, pero okay din tong S. Oh, maganda, magandang patak, i-S mo, maganda. Kaya nga eh. maganda. Kahit uphill ha, kasi nasa Tagaytay tayo ngayon, papunta tayo ng Alfonso, kaya medyo paahon pa to ng konti. Sa braking, wala ka rin problema, kasi yung braking nito, swabing-swabe lang. Hindi, ganun, guys. Yun naman yung napansin ko sa Honda talaga, yung sa way i-drive yung sasakyan, walang problema. Maganda. Yan, excited na kami pumunta sa Reptiland. Lalo na tong isang to. Oh. Inaantok na yan pero hindi makakatulog. Ang Honda BRV 1.5V CVT ay nagkakahalaga ng 1,168,000 pesos. Ito naman ang safety and security features. Maraming salamat po sa Honda Cars Philippines sa pagpapahiram nila sa amin ng sasakyan. What's your favorite part of Reptiland? Spider-Man! Of course! Kahit puro reptiles to. Not the ATV? Si Daddy daw may gusto sa ATV. Ako pala yun. Oh. Yun, no? Sana nag-enjoy din kayo sa video namin. Maraming salamat po sa panonood. Sinabi mo na lang. Okay, next video na. Bye-bye! Like and subscribe! RIT Riding in Tandem RIT Riding in Tandem RIT Riding in Tandem Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine.